political social media commentator, o vlogger patay sa pamamaril sa Dato Anggalmid Timbang Maguindanao. May report si Ferdinand Cabrera. Bumahaan ang pakikisimpatiya para kay Jana Villegas na isang social media vlogger at political commentator na pinaslang sa bayan ng Dato Anggalmid Timbang nitong Sabado na madaling araw. Sa salaysay ng kanyang asawa na si Saudi Ahmad, papunta sana silang General Santos City ng araw na iyon matapos gawin ang suhur sa madaling araw na bahagi ng pag-aayuno. Ang nakapagtataka lang mano na sa oras na iyon habang hinihintay matapos ng kanyang asawa na maligo ang isang kasamahan ay may lalaki umanong kumatok at nakapasok sa nilang bahay upang sana'y makisindi ng sigarilyo. Nagpunta ako dito sa loob na meron akong narinig na nagsalam. Sabi niya, salam, assalamualaikum. Tapos nagalit siya. Sabi niya, labas mo ngayon tao, sino ba yan? Tapos, pagkalabas ko, meron siya lalaki. Sabi niya, meron kay lighter dyan, magsindi sana ako. Sabi ko, sino ka pala? Sabi niya, nag-a-chatting kami, pero magsindi ako ng lighter, sigarilyo. Sabi ko, binigyan ko, sabi ko, sigarilyo lang pala yun. Kumuha ko ng lighter, inabot ko sa kanya. Pagkatapos, umalis na siya. Nang papaalis na sana at pinaandar na ang sasakyan, ay sumunod si Jana sa likod ng sasakyan at dito na nangyari ang pamamaril. Madilim pa sa oras na mga iyon. Hindi ko alam na sumunod pala siya sa akin kasi ganyan ang ugali niya. Pag sinabi ko, pag maglakad kami, kahit sabihin ko, kahit mag-ulam pa yan, sabihin ko, diyan ka lang, kikunin kita, magsunod pa rin siya. Tapos nung pagkaupo ko, hindi ko pa nasara ang pinto, nakita ko pa siya, nandun sa harapan ng sasakyan. Kaya napaandar ko may sasakyan. Tapos pagkasarado ko, may pumutok dalawang beses. Tapos wala na siya. Tapos naglabas yung gayina. Nung pag-ilaw nila, sabi si Jana, tapos ayun, nag-abanti ako agad. Sabi ko, sakay niyo, sakay niyo. Dalawang tama ng 0.45 ang tumama sa katawan ng biktima. Dali-daling itinakbo sa IPHO Maguindanao, pero binawian din ang buhay. Pag nasakay, ayun, dimiretso na ako ng Maganoy dun sa may Maguindanao Hospital para hospital. Hospital. Tapos ayun ang nangyari, nasikaso nila dun hanggang sa... pero ang concern ko lang doon, bakit hindi nila inoperahan kasi hindi naglabas yung bala. Dagdag pa ni Ahmad, hindi umano niya nakikitang may kinalaman ito sa politika dahil transparent naman umano ang kanyang asawa sa kanyang trabaho. Pinersonal lang daw talaga ito. Siguro dahil doon sa sinabi ko sa iyo kanina, na dahil doon sa kami na yung nagmamagandang loob, kami pa yung naging masama. Kasi yung mga tao, ang paratang nila, kami yung may pagkana dun sa nangyari sa kanila. Kumbaga, yun ang isa sa pumasok sa isipan ko. Kasi dari sa mga politiko, wala naman siya nasasagasaan ng mga politiko. Kasi siya, kung mag-interview siya sa Aguila, nandiyan naman siya sa UBGP. Ganyan siya. May nag-personal sa kanya, pero... alam naman natin kung sino yun. Kung ma-verify ko na talaga yun, magpapail ako ng kaso. Kahit saan kami makaabot, magpail talaga ako. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon kaugnay sa nangyaring insidente. Hindi naman isinasadnabi ng pulisya na may kinalaman sa trabaho ang motibo sa krimen. Ang Undersecretary ng Presidential Task Force on Media Security at Executive Director Joel C. Eggo, sinabing bagamat vlogger siya, ay tutulong sila sa investigasyon kaugnay sa kaso ng pamamaslang. Para sa Kutang Batu News, Ferdinand Cabrera.